Welcome back to my channel! Pinagpalang gabi po sa ating lahat, guys. Sa video ng ito is magre-react video ko patungkol sa mga pictures na ipapakita ko po sa inyo. Kaya without further ado, let's start! So yun, guys. So, first picture. I think ano ako dyan, 6 or 5 years old ako dyan. And then, next one, ito. Ayan, nung 7 years old na ako dyan. So, naka-display yan dito sa bahay. So, sabi nila, kapatid ko daw. So, nabibigla sila pag sinasabi ko ako yan. What? Ayun, may album ako nung 7 years old, nung nag-birthday ko nung 7 years old kasi hindi ko nakikita ko nasa yung album na yun. And syempre, mag-jump na ako nung high school and graduation na lang yan, graduation peak nung high school kasi sa Facebook, nag-upload lang ako nung ako lang yung sarili ko. Selfie-selfie lang ako. Dinagurian nga nila ako minsan na ano yung selfie girl eh. Tapos, ito yung first profile picture ko sa FB. Yan. Yung picture na yan, yung place na yan, dito lang sa Pampanga. Yan, sa Lakeshore, sa Mexico. So, ano yan, para siyang park na may swimming pool. Ayan, na may palaisdaan. Tapos, maraming shop. Ayan, maraming tindahan. Then, next is ito. Crush ko, ayan, si Jake Vargas. Diba nung high school, usay yung college-college? Hanggang ngayon naman, diba, usay yung mga college-college. So, yan. So, hanggang nung 2012, ayan, nung 2012-2013, nilalagay ko na lang yung date. Ayan, ito yung picture na nakita ko siya personally. Ayan, nagpunta siya dito sa SM Pampanga. So, nag-perform siya dito. So, hinintay ko talaga siya. Alam mo yung, syempre, pag may ganyan, no, may mga darating na artista, yung makikiuna ka, lalo na pag ano mo siya, idolo mo talaga siya. Tapos, may ano kasi doon, may bibilin kang bag. So, mura lang kasi yun. So, para inipon ko yun, para may pambili ako doon sa bag na yun. Then, yun yung inano ko, yung pinili ko, para makapasok, para, ayun, kasi, yung iba, once na, yun nga, hindi ka nag-push, hindi ka bumili doon sa, hindi ka makakapasok, kasi, ano lang eh, limit lang yung mga pwede pumasok doon. Tapos, edi yun. So, may ano yan eh, may signature siya. Tapos, and, after nun, high school. Nag-college ako, syempre college. Yung course ko is Bachelor of Education. Elementary. Ayan. So, ayan. Ito yung mga friends ko until now. So, dito sa college life ko, sobrang ano yun, sobrang masaya talaga. Yung parang dito ko naramdaman yung unity, yung family. Ayan. Sobrang masaya talaga. Yung lalo na pag lumalabas-labas kami, ayan. Tapos pag may mga ginagawa kami project, lalo na yung thesis, ayan, grabe yung thesis na yun. Ayan, sobrang masaya yung college life ko. Syempre, educate. Then, parang ano siya, parang JS prom siya. Ayan, nag-aral ako ng college sa DAPSU, sa Bacolor. So, ayan. 4 years yun. 4 years course. Then, ayan. Isa lang naman yung mga classmate. Yung classmate ko. Kung sino yung mga classmate ko nung first year college. Sila din yung classmate ko hanggang fourth year college. So, sa college kasi, by group yan. May mga group yan kami. Na mga circle of friends. Ganun. So, parang ako, dinaanan ko lahat yan, yung grupo na yan, hanggang ito na yung last na
na circle of friends na sinamahan ko until now. Kahit naman yung mga ibang classmates ko. Ayan. And ayan, nung after college, graduation, syempre, so yun. Graduation pics. Tapos, nung gabi kasi yun eh. Nag-dinner kami sa labas. Tapos after nun, sinabi sa akin, sasama nila ako sa Bagay. Alam nyo ba guys, ito yung first time kong pumunta ng Baguio. Kasi nung high school ako, sabi ni daddy ko, pag mataas yung grades ko, dadali niya ako sa Baguio. So, may mga times na hindi nangyayari talaga. So, parang ano lang sasabi, parang inspire lang sa akin para mag-aral ako ng pagpunta yung ganyan. And, ayun, hanggang sa, yun nga, na nakapunta na ako ng Baguio, pero hindi ko sila kasama. Kasama ko yung mga pension ko, yan yung mga, at yung tita ko. And, ayun, after nun, is, sa college pala, pag fourth year college ka, may practice teaching. So, parang, ano yan, every 2 months na practice teaching. And 2 months na practice teaching. Tapos, sa second sem, ganun din, practice teaching na naman hanggang makagraduate. So, yun, practice teaching ako. Tapos, 2016, nag-apply na ako ng work. So, yan. So, and, sinamahan ako nung classmate ko na taga dito din sa amin. Pwede dito sa Pampa. Classmate ko nung college. So, yan. Magkasama kami sa work. Tapos, ayun. So, 2017, nagkasakit yung daddy ko. Nag-resign ako. So, yun nga, para malagan yung daddy ko. Kasi nga, only child ako eh. So, yun yung picture namin. Yung family picture namin. Tapos, family kami. Yung family ko. And, mga tita ko. Yung iba, wala. Wala dito. Nasa ibang bansa. Tapos, yun, kami tatlo lang. 2019, namatay yung 2018. Namatay yung daddy ko. Ayan. 3 years ko siyang inalagaan nung time na yun. 3 years yung sakat niyang stroke. And bedridden. Hindi siya nakakapagsalita. At every time na umuwi ako galing work, ayun. Yan yung siya yung nagiging kalakasan ko pag uwi ko sa bahay. So, ayun yung naging work ko after teaching. Siyempre, nagtrabaho ulit ako sa as a encoder. Ayan, ito yung ka-workmate ko. Nanay-nanayan ko yan. And ka-Christian din siya. And yun nga pala, speaking of Christian, 2011 ako nag-start. Ayan, 2011 ako nag-start sa church. Ayan, yun yung mga ka-churchmate ko. And then, nag-encounter ako, ayan, sa Peniel. So, ayan. So, nag-baptize ako. Wala akong picture ng baptism. Pero, certificate, ayan. Certification of baptism as a born again Christian. So, yun nga. Tapos, balik na tayo dun. Noong 2018, namatay yung daddy ko. So, yun. Pinagpatuloy ko yung, siyempre, pinagpatuloy ko yung work ko. Nag-work ako sa OPPO. Yun nga, na nag-work ako sa OPPO. Tapos, nag-work ako as a factory worker sa URC. Yung sa paggawaan ng piatos. So, dun ako nag-work. Then, dahil wala nga na, dahil hindi pwede yung cellphone, hindi pwede magpa-picture-picture, ganyan. So, ako lang kasi hindi ako nakikisama sa mga, ano ko dati, sa mga ka-work ko, yung, kasi iba-iba kami ng schedule eh. Tapos, ano, although marami ako naging close doon. Tapos, lalo na yung mga kabatch ko. And then, ayun, na nag-resign din ako doon. Tapos, eto na, na nag-vlog na ako kasi nag-live ako doon. Sabi ko nga that sa vlog ko, kung paano ko nag-start as a vlogger din sa YT, nag-live na ako sa church. So, yun. Tapos, eto na, tunay live ko ngayon as a vlogger. Tapos, syempre, partner ko sa Mebo TV and
pupunta ka dun sa bahay ng anong mga itas, ganyan. So, nung time na yun, pupunta kami ng Ilog, mag-modify kami doon, kakain, swimming. Nung time na magbabihis ako, after ko magbihis, pababa, nadapa ako doon. Nadapa ako. So, parang wala lang, parang walang nangyari sa akin na makalakad ako ng maayos, kahit medyo malayo na yung sinakad namin. Tapos may sugat pa ako. Tapos, ayun yung sobrang napakaan ng mga bata nun kasi nung after nun, after maligot, pabalik dun sa bahay. So, ginamot ako sa mga bata. Diba sa, ano, sa mga ganyan lugar, may mga halaman gamot sila. So, yung mga bata, kumuha ng halaman gamot. So, pinagpunta pa sa sugat ko. So, yun. Tapos, yun, sobrang unforgettable moment talaga yung nangyari sa akin na yun. Sobrang saya. Saya. Then, ayan. Yun lang. Ngayon may pandemic tayo, guys. Sana, na-enjoy nyo itong share ko ngayon. And kung may mga katanong ako, just comment down below. Pwede nyo rin ako i-PM sa God Love Facebook page. And chat nyo lang ako doon. Sa ngayon pandemic, always be positive thinker. And always choose to be happy. And dahil isa lang yung buhay natin. And mag-ingat. And magpasaya ng ibang tao. Ayan. And shoutout sa mga fans ko. Team Army, Team Emilad Premier, Team Not So Serious. Eh. Mega love shoutout ko sa inyo. Sa mga nakakilala kay God Love, thank you so much po. Patuloy niyo po ako supportahan sa akin journey dito sa YD World. And ayan guys, see you on my next vlog. Thank you so much po. God bless. Yeah.